Motor, motor, ang daming motor. Nakaka-overwhelm at nakakalito na ang sunod-sunod na pagsulputan ng mga models at iba't ibang categories. Para sila mga kabuti at kanya-kanyang pakilala sa motorcycle scene. Matindi ang competition, mga papsi, at lahat ayaw magpahuli. Ngayong araw na to, mga papsi, itong nasa likuran ko, ang bida sa video na to. Isa-isahin natin yung mga dahilan kung bakit sa kategory ng sports adventure bike ay ito ang number one. Ako po si Tito Throttle, ang inyong otits, at ito ang Up Close and Personal. Marami sa mga riders na nagpapakas. Uy! Wait lang! Bago tayo magkalimutan, makinan nyo naman yung matayang-palang yung ikot niya. So dahil nga bago pa tong Honda PCX 160. Ito na pa. Ayun, ang intent namin. So, ganda mga tol! Patag sa wakas! Ayan! Grabe itong endurance challenge nito! Yun, no? Ang Honda ADV 160 ay may 157cc displacement, 4-stroke, 4-valves, single overhead cam na liquid-cooled ESP Plus engine. May lakas itong 15.8 horsepower at 8,500 RPM, 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Sa hatak nito ay sure na hinding-hindi ka mabibitin. Sa highway, sa ahon, may OBR man o wala. Bayaran mo din yung monthly mo ha, para makaiwas ka sa mas malakas na hatak ng kasa. Fuel injected at may tank capacity na 8.1 liters. Takbong tito or boy waswas ka man, mararating mo ang iba't ibang lugar kahit hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang braking system nito ay hydraulic disc na may ABS sa harapan o yung tinatawag na anti-lock braking system. Safe na safe ka sa mga biglaang preno. Hydraulic disc din sa likuran nito at may tinatawag na Honda Selectable Torque Control kung saan mapipigilan ang sobra-sobrang pag-ikot ng gulong sa likuran kapag nawawalan na ito ng traction. May tire size na 110 by 80 by 14 sa harapan at 130, 70, 13 naman sa likuran. Oh, by the way, tubeless parehas yan ha. Pagdating sa suspension ay ito naman ang isa sa pinagmamalaki ng ADV. Mayroon itong Showa telescopic front forks na nagpapaganda ng response sa mga biglaang preno at kahit sa mga lubak. Ang rear suspension naman nito ay mas panalo din dahil sa twin sub-tank nito na gawa din ng Showa. Gulat ka, no? Full LED lights, adjustable windscreen. Hi! Punong-puno ito ng magagandang features and specifications na talaga namang nagpapaangat sa motor na to. Ngayon mga papsi, nung unang inilabas ang Honda ADV ay marami ang napanganga sa angas ng scooter na to. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa pagka-aggressive ng fairings ng scooter na to at sa iba't ibang bahagi ng motor? Ngayon, kung familiar kayo sa Gundam Robots, ay parang nanganak si Gundam Helios ng isang motor at ito yun. Ito yun! Ito na yun! Pagdating sa looks, dito mo ma-appreciate yung kanyang sporty look na pag nakita mo ay gusto mo na lang talagang tumabi at manahimik. Well, ako lang naman yun. Ewan ko na lang sa inyo mga papsi. Pero hindi natin may pagkakaila na pag may ADV na dumaan, mapapalingon ka talaga. Na
Ngayon, itong bagong labas na ADV 160 ay ang pambato ni Honda sa 160cc na kategory. Merong PCX 160, merong Click 160, at meron ding Airblade 160. Ngayon mga Popsi, sa pagkakaalam ko eh wala naman talagang pinagkaiba, halos ang ADV 150 at itong ADV 160. Ang major difference lang nila, nasa makina. So ayan na nga, sa engine displacement lang talaga nagkakatalo itong dalawang to. Ayun ha, sa information na nakuha ko. So itong si ADV 150 ay meron siyang single overhead cam and two valves. Ito namang si ADV 160, 157cc technically, single overhead cam, four valves na ito. Pagdating sa looks, wala akong masabi sa tikas nito. Yung emblem, napaka-astig na kulay gold. Litaw na litaw kahit sa ang angulo mo man tignan. Ang kulay nitong motor na pinahiram sa atin ay tinatawag na matte pearl white. May mga matte gray at metallic gray combinations ito na talagang nagko-complement sa bawat isa. Napaka-modern at aggressive ng design nito at pasok na pasok sa panlasa ng mga kabataan. O kahit na mga tito, kagaya ko. Meron itong naked handlebars na pagdating sa pagmamaneho nitong motor na to ay hindi ka mangangawit. Sa katunayan mga Popsi, sa dinami-dami ng mga endurance challenges sa paligid at sa dalawang nasalihan ko na recently, napakarami kong nakitang naka ADV 150 o di kaya ay ADV 160. Sa traffic, no problemo sa singitan. Malawak ang turning radius nito at higit sa lahat, malambot imaniobra. Very comfortable kahit ang upuan nito. Komportable sa rider at pati na din sa OBR. Premium quality ang material sa talagang hindi ito tinipid. Kung magmamaneho ka ng ADV, masarap ito sa puwet at hindi nakakangawit. Ito rin ay may digital LCD display na pretty much makikita mo lahat ng mga essential information ng motor. Speedometer, engine temperature, orasan, average fuel consumption at pati na din ang RPM indicator. Turning signals, oil level, engine check, ABS indicator at traction control or yung tinatawag na HSTC. So lahat ng mga mahalagang information na makikita mo na. Kung meron mang isang bagay na pwedeng i-improve, sana tinodo na ni Honda ang display nito. Sana naman ay ginawa na lang TFT display para naman kahit sa ang angulo mo tignan, eh kitang-kita mo lahat ng information. May mga instances kasi Pops na kapag nasisinagan ito ng araw, medyo nahihirapan tayong makita yung mga nakalagay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang storage nito. Ang compartment size niya ay may capacity na 30 liters at kasyang-kasya ang isang half-face helmet dito. Kahit itong full-face ko na XL ang size ay pasok din dito pero kailangan mo pa itong pilitin. Kung ako ang tatanungin, bibili na lang ako ng top box na 45 liters para wala ng pilitan, di ba? Okay mga Popsi, so there you go. Gusto ko lang talaga ma-appreciate ng malapitan nitong Honda ADV 160. And by the way, before natin to ituloy, gusto ko lang syempre i-shoutout ang may-ari nitong motor na to. Wala nang iba, kundi ang Solibaga family. Shoutout sa inyong lahat, lalo na kay Colonel and then syempre kay Boss Mati. So, anyways, as I mentioned kanina mga Popsi, sa sobrang ganda ng pagkakagawa ni Honda dito, yung kulay niya talagang nagko-complement yan from front to back. Lahat yan mga Popsi, sobrang ganda ng pagkakagawa niya. Premium yung materials na ginamit dito sa motor na to. I can't help but notice lalo na yung mga pindutan niya dito, never talaga naging cheap yung materials na ginamit ni Honda dito sa motor na to. Tingnan nyo tong naked handlebars niya. Napakaganda ng feeling pagka hinihimas-himas mo. Parang stop it. Get some help. But anyways, look at that, kung gaano ka-futuristic yung itsura nitong motor na to. I need you guys to take some time and appreciate this Honda ADV 160. Sobrang ganda nito. As in, ngayon, one of the things that Honda needs to improve on pagdating dito sa motor na to is itong kanyang display. So take a look at it mga Popsi. Pretty much lahat naman ng information na kakailanganin nyo nandyan na. So like I mentioned kanina, andyan yung ating speedometer, may RPM gauge tayo, andyan din yung average fuel consumption, yung temperature, and everything that you need to know about this motorcycle. Pati syempre, yung gasolina natin nandyan siya. Meron tayong battery indicator, traction control, and so much more. Ngayon, isa sa mga medyo hindi ko gusto, if you guys can look closer, ayan o, kitang-kita na yung reflection ninyo may
actually affect yung visibility ng information na nandyan. But then again, that's just me. Hindi naman lahat ng tao, syempre, very picky pagdating sa ganyan. And hindi naman sa lahat ng oras habang kayo ay nagmumotor, dito lang kayo nakatingin, di ba? Syempre, doon kayo tumingin sa kalsada. And also, isa din sa mga bagay na napansin ko dito is this one, itong windshield niya. Don't get me wrong mga papsi, sobrang ganda nito. The aerodynamics, yung effect niya, wala talagang hangin halos na humahampas sa katawan ng rider pag ginagamit at nasa high speed na itong andar mo. Dumadaan lang talaga dyan. But then again, I can't help but notice as well na medyo nakakahilo pag titingin ka dito sa windshield na yan. Syempre, hindi naman pwedeng yung visibility natin limited lang dito sa part na to papunta doon. Okay? It's important na also nakikita nyo rin whatever that is really close, yung malapit na sa'yo, and malaki yung tulong, kaya din siguro ginawang transparent ni Honda itong windshield na to. But then again, kung titingin ka dyan, kadalasan ako ha, this is just my experience, medyo nakakahilo siya kung paano yung tingin mo dyan. Lalo na kunwari, napapadaan ka sa mga areas na malubak, gusto mo makita kung talaga may lubak dyan sa harapan na yan, dyan, dito sa part na to. Medyo nakakahilo pag tumitingin tayo dito sa harapan. Kaya din siguro, some of the users of the Honda ADV from the 150cc all the way to the 160cc, pinapalitan nila to, or yung iba, nilalagyan nila ng sticker. I have seen some Honda ADV users na ang ginawa nila dito, pinalitan nila ng smoke ata yung tawag dun. And yung iba naman talaga, nilalagyan nila ng sticker. Pero may downside din yun. Syempre, malaking tulong na nakikita mo yung part na yan, yung malapit na sa'yo. Hindi mo alam kasi minsan, diba, baka mamaya yung lubak pala nandyan na banda, hindi mo napansin, and makakatulong syempre kung transparent yan. Pero, yun nga, nakakahilo siya kung paano yung tingin mo dito. Ako lang naman yun, okay? So, sa ibang users dyan, pwede kayong magbigay ng feedback sa ating comment section kung ano yung nararanasan nyo at kung ano yung ginawa nyo dito. Ayun o, and syempre, mga papsi, hindi pwedeng hindi natin pag-usapan to. Itong windshield niya, kung hindi mo trip na medyo nakaangat siya, pwedeng-pwede mo tong i-adjust by doing this. Okay, so hatakin nyo lang to, magkabilaan, pwede nyo na siyang ibaba and lock safe and secure, goods na goods. Kung gusto nyong ibalik ulit, let's say you guys are going on a long ride and medyo high speed kayo, ayaw mo nang masyadong maraming wind dragging or yung humahampas sa katawan mo na hangin, di ganun ulit yung gawin mo. Atakin mo yan, taas, goods na goods. Woo-hoo! Alright, mga papsi, narinig nyo na yung mga specifics nitong napakalupit na motor na to, Sports Adventure Bike, at napakasarap sa feeling na ito. Oras na, syempre, para ibahagi ko sa inyo yung feeling and yung experience kapag minamaneho mo yung ganito kalupit na motor. So, right off the bat, mga papsi, isa sa mga na-experience ko right now is sobrang gaan imaneho nitong motor na to. Well, hindi naman natin talaga binubuhat yung motor. What I'm trying to say is, ang sarap niya i-maneuver, mga papsi. Pasingit-singit ka sa mga traffic. Ang ganda. And gustong-gusto ko yung power to weight ratio nito. So, sapat yung power na kaya niyang ibigay sa kanyang timbang, which adds on dun sa sinasabi ko sa inyong experience na napakagaan nito dalhin. Pag gusto mong bumira, kagaya niyan, kayang-kaya kang bigyan ng acceleration na tamang-tama. Sobrang ganda, sobrang sarap sa feeling, mga papsi. Oh my G! At syempre, maidagdag ko lang, mga papsi, no? Kapag minamaneho ko tong ADV 160 na to, legit, legit pare, para ako nakalutang. Alam niyo yung feeling na nakaupo ka sa sofa, tapos hinihele ka? Yung ganang feels ba? Plus 10 ka sa comfort level. Sobrang sarap nito. Ang ganda ng suspension. Dito mo talaga makikita na yung binabayaran mo, ayan o, yung comfort level na kayang ibigay ng pera mo, yan, mararanasan mo dito sa ADV 160. Sabi ng may-ari, halos wala naman difference talaga with the ADV 150. Syempre, yung sa engine lang, I think mas mataas daw yung ADV 150. Okay, in terms of the seat height, mas mataas daw yon compared dito. Pero given na may pinagkaiba naman sila sa seat height, parehas na napakasarap imaneho na ito. Pag may mga lubak, parang wala lang. Para talaga tayong hinihili pag nagbumotor tayo. Grabe naman, oy!
And another thing na gustong-gusto ko dito, bukod sa para tayong hinihili kapag tayo ay nagmumotor, tingnan nyo yung position ng arms natin, mga Papsi. Hindi siya nakakangawit. Sobrang ganda ng level niya. So parang yung feeling na yung braso mo nakapatong lang sa isang bagay, hindi makangawit yung iyong balikat, relax na relax yung seating position natin dito. Acceleration, wala tayong problema. Ang lakas pa rin talaga ng hatak nito. 160cc na bike. Ang ganda, tignan mo. Mag 100 na tayo. Damn! I like it! Oh, by the way, isa din sa na-appreciate ko dito is itong windshield niya. Yung hangin, dumadaan lang literal sa ating helmet. Hindi siya kagaya ng PCX 160 ko na yung hangin talaga humahampas sa katawan natin. Itong ADV, dumadaan lang siya. And kagaya nga na napakita ko sa inyo kanina, adjustable yan, mga Papsi. So kung gusto nyo na medyo ibaba siya, okay, depende sa height nyo, pwede nyo siyang gawin. No wonder, mga Papsi, marami sa mga sumasali sa mga endurance, ADV yung mga motor nila. Bukod sa mga common kong nakikita na mga naka NMAX, naka Aerox, marami sa mga sumasali sa mga endurance talaga mga naka-ADV, napansin ko lang. Siguro that's because of the comfort level ng puwet mo, napakasarap, para kang hinihele, and then napaka-relax ng braso mo, hindi ka mangangawit. And at the same time, dahil din dito, ang ganda ng tulong niya, yung aerodynamics kung tawagin. Benta-benta sa akin tong ADV 160. Ma-share ko lang, mga Papsi, no? Ito talaga dapat yung bibilhin ko. Pero that was way way back na ADV 150 pa lang yung meron. Hindi pa nilalabas to. Yun talaga yung bibilhin ko dapat dahil sa braking system niya. And at the same time, yung Showa na suspension. Yung rear suspension niya, napakaganda. And nararanasan ko ngayon. Ngayon yung feeling ko, parang ayaw ko nang ibalik ito. Iwan ko na lang yung PCX ko dun. Joking! Pagdating naman sa fuel consumption, ay nag-average ako ng 39 kilometers per liter. Not bad considering na madaming instances na waswas ako habang nagmumotor at hindi ko siya binibaby. Ayon sa mga websites, ang compression ratio nito ay 12:1, kaya premium unleaded gasoline ang mas akma na ikarga mo dito. Marami-rami na din ako napuntahan sa isang full tank niya at sure akong mas malayo ang mararating mo kung takbong tito ka lang. So mga Papsi, pagkatapos ng mahaba-habang pagmamaneho ko nitong Honda ADV 160 ay isa lang talaga ang naisip ko. Value for money. Yung 165,000 pesos na ilalabas mo ay may kapalit na mga features na talagang magpapaganda sa overall experience mo. In terms of safety, fuel efficiency, performance and looks, hindi ka talaga eagles dito. Isa na namang motor from Honda na sureball na magpapa-excite sa'yo bilang isang rider. Hanggang dito na lang tayo, mga Papsi. Sana ay nag-enjoy kayo at huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Muli, ito ang inyong nag-iisang Otits, Tito Throttle. Enjoy lang, mga Papsi, ha, and ride safe.